magandang araw po sa inyong lahat. Tayo po ay maganda na po sa ating pong Wednesday Bible Study. Kama tayo po ay nakikinig po sa awitin ng Hebrew Ritual. Magandang araw po sa inyo lahat, mga kapatid na sumusubaybay po sa ating pong pag-aaral ng salita ng Panginoon. Magandang hapon po at ngayon po, maulan na hapon sa inyo lahat. And I pray po na kayo po lahat ay nasa maayos na kalusugan, maayos na kalagayan habang po kayo po ay makikinig po sa inyong mga tahanan ng aral na ito. Sa hapong ito, sa ating pong Wednesday Bible Study po o Bible Lesson natin. So, simulan po natin po ang ating pag-aaral sa hapong ito po ng sa panalangin po. Tayo pong lahat ay manalangin. Samahan niyo po ako manalangin ngayong araw nito. Let us all pray. O Lord God in heaven, salamat po Panginoon sa pagkakataong ito na muli mong pinagkalob sa aming buhay. Narito kami Panginoon Diyos. Muling ibinibigay po ang aming mga puso at isip sa mga aral mo. Buksan mo po muli ito Panginoon upang ang mga aral mo na aming pong matutunghayan sa banal na aklat, ito po ay maunawaan namin at ito po, Panginoon, ay maikabuhay po namin. Salamat po, Panginoon, at sa aming pag-aaral na ito, amin pong dalangin na mapatawad mo kami sa aming kasalanan. Muli, Panginoon, ikaw ang aming pinupuri at nagpapasalamat kami ng labis sa aming tagapagligtas at Panginoong Hesus sa kanya pong awa, sa kanyang pag-ibig sa amin. Kaya, Ama, ang lahat nito ay amin pong dalangin din po sa banal na Espiritu na kami po ay pangunahan sa sandaling ito. Muli namin pinapanalangin, Panginoon, ng kapayapaan ng Pilipinas at ng buong sanlibutan. Na matapos na po, Panginoon, ang paghihirap po ng buong mundo dahil po sa pandemic na nangyayaring ito sa panahong ito. Dalangin namin, Panginoon, na matapos na po ito. Ngunit ito po ay lahat ay ayon pa rin sa iyong kalooban. Kaya, Panginoon, salamat po at itong lahat ay aming dalangin at pasasalamat, kahilingan sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ang topic po natin po ngayon ay tungkol po sa godliness pa rin po. Godly and ungodly use of our bodies. Paano ba natin ginagamit po ang ating physical na katawan? So, minsan, ang ating physical na katawan ay nagagamit po natin sa kabutihan. So, minsan, nagagamit din po sa kasamaan. So, paano po ba na nagagamit to sa ating pong kasamaan? So, may mga parte po ang ating pong katawan. Meron pong mata, meron pong kamay, may paa, may bibig, may tainga. Yan pong mga bagay na yan ay dapat po nating malaman paano nga bagay gagamitin ito sa ayon sa kalooban ng Panginoon. Kuminsan po, sabi nga natin, di ba, the eyes is the soul of is the window of our soul. So kung titingnan natin, no, meron pong lust of the eyes, lust of the flesh ang tinatawag. So kung titingnan po natin, no, the pride of life. Paano ba ngayon gagamitin ang ating pangatawan na makapagbigay ng papuri sa Panginoon? Simulan po natin ngayon sa ating pag-aaral sa hapong ito po. Tingnan po natin po ngayon ang ating pong pag-aaral sa hapong ito. Ang ating konteksto po ay matutunghayan sa 1 Timothy po rin po. 1 Timothy chapter 4 verse 7 to 8. Basahin po natin. Unang Timoteo chapter 4 verse 7 to 8. Basahin po sa wikang English. So, sabay-bayan niyo po ako. Dito po sa 1 Timothy chapter 4 verse 7 to 8. I have, sabi niya dito, 1 Timothy po chapter 4, sabi niya dito ni Pablo kay Timoteo, but reject profane and old wives' fables and exercise yourself toward godliness. For bodily exercise profits a little, but godliness is profitable for all things, having promise of the life that now is and that which is to come. So, ito pong
teksto na to, ito po yung teksto natin noong nakaraan sa godliness na tinatawag na pinag-aralan natin. So napakahalaga pong mag-exercise tayo. Nasabi ko nga po sa inyo yan, no exercise po lagi sa physical na pangatawan. Ito pong sinasabi ng Panginoon eh, mag-exercise daw tayo po, sarili natin, ang sarili mo, toward godliness. But how we are going to exercise ourselves toward godliness using our physical body? So tingnan po natin, dinatawag, sabi nga po niya, di ba, godliness is profitable. Ito, na ito po ay magagamit po natin. Busan po natin po, doon sa may, naalala niyo po yung 1 Corinthians chapter 3 verse 16 na sinabi ko doon sa pinag-aralan natin, the church is a temple of God. Diba, tanong doon, sabi ni Pablo, don't you know that your body is a temple of the Spirit? Temple of God, sabi niya doon. So basahin po natin ngayon po ang 1 Corinthians chapter 6 verse 18 to 20 po. 1 Corinthians chapter 6 verse 18 to 20 po. Basahin po natin. 1 Corinthians chapter 6 verse 18 to 20. Ito po ang sinabi po ni Pablo. Sa pag-exercise po ng ating pong katawan, sabi niya toward godliness, sabi po dito verse 6 1 Corinthians chapter 6 verse 18. Flee sexual immorality. Every sin that a man does is outside the body. Yan niyo po, outside the body. Sabi niya, but he who commits sexual immorality sins against his own body. Or do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have from God, and you are not your own? Tapos verse 20, for you were bought at a price. Therefore glorify God in your body and in your spirit which are God. So we have the body and we have the spirit. Sabi nga, di ba, man consists of body, spirit, and soul. So in our spirit came from God, we have the body came from God, and we have the soul came from God. So kung titignan po natin, sa pag-exercise po natin ng godliness, so kailangan natin layuan po ang ano, sexual immorality. What is sexual immorality? Sexual immorality na tinatawag, ito po ay maamundo. Tinatawag po natin. Marami po magpupulpoy, malawak po ang tinatawag na sexual immorality. Pasalo po na tinatawag po natin ng mga yung mga pagiging kabaklaan, mga ganito na tomboy, nagkasama po dyan. Yung pakikiapid, marami pong yan. General po kasi yan, malaki po yan. Pero ang tarong dito, ang maganda po sa sinabi po ni Pablo, sabi niya, every sin that a man does is outside the body. So layuan natin ang lahat o bawat kasalanan na ginagawa ng tao sa kanyang katawan. Yun po ang pina-appoint natin dito, sinasabi sa 1 Corinthians. No? Kasi sabi nga niya, your body is the temple of the Holy Spirit. Ano ibig sabihin ng temple? Sa panahon ng araw, tabernacle, na pinananahanan ng Diyos sa Old Testament. So ngayon, sinabi sa New Testament is temple. Tahanan po. Ito po nananahan ang Diyos sa atin. So ano po? Saan nananahan ng Panginoon? Sa atin pong katawan. Sabi niya, that your body is the temple of the Holy Spirit. Kaya sabi ni, di alala niya, sabi ni Pedro, di ba, be you holy, for God is holy. So, ang ibig sabihin po, nung when man was created by God, ito po ay banal. Wala pang kasalanan. Kaya po, titignan natin, yung body po ng panahon ng araw is talagang templo ng Panginoon because our body comes from God. Hindi po natin gawa ito. Ginatawag. Sabi nga niya doon, who is in you, whom you have from God, and you are not your own. Why? How did Paul sinabi ito? Kasi sabi sa may verse 20, kayo na po ay binili na ng halaga. Anong halaga? Diba? Nalala niyo po, binili tayo ng precious blood of Jesus. Pinubot na po tayo. Kasi ang kausap ni Pablo rito sa 1 Corinthians chapter 6, 18-20, ay mga Kristiyano sa Corinto. Kaya po, sinasabi po dito ni Pablo, kayo ay binili na. Kayong mga Kristiyano na nagpabautismo, nabili na kayo ng dugo ni Kristo. Kaya sabi niya, therefore, glorify God in your body. Purihin ninyo ang Diyos o bigyan ng karangalan o respeto ang Panginoon sa inyong katawan. And in your spirit, sabi doon, which are God. Tinan niyo po, sa Diyos ang mapag-aari po niyan na binabanggit natin.
No po. Kaya po dito po sa pag-aaral natin ito, paano po ba maging ma-adjust tayo sa paggamit natin ng physical body natin, our physical body. We have a physical body. So, how did we use our physical body? How did we exercise our physical body? Now, how did you train your physical body? Paano mo, how did you care for your physical body? Inaalagaan mo ba yan? Ano mga kinakain mo sa iyong physical body? Kumakain ka ba ng mga hindi dapat para sa katawan mo? So, do you abuse your physical body? So, let us read Romans chapter 6 po. Join with me in reading this Romans chapter 6, verse 12 to 13. Romans chapter 6 po, verse 12 to 13. Sabi niya po ito, therefore, do not let sin reign in your mortal body. Ang sabi ni Pablo, no, ang sabi ng Panginoon sa taga-Roma, at si Pablo ang sumulat, sabi niya po doon, sa mga tuwid, huwag niyong hayaan ang kasalanan. Ano ba ibig sabihin ng reign? Maghari o manahan, mamahay. Kanino? In your mortal body. Sabi niya, that you should obey it in its lust. Kasi pag nangyayan daw po ang kasalanan ay nanahan o naghari sa iyong katawan, sabi niya po, yung sa may kaduktong po, no, sa may verse 12, sabi niya, is yan ang susunirin mo sa pagnanasa. The last of the flesh and the last of eye, yan ang po maghahari sa iyo. Sabi, and the pride of life, yan po mangyayari. Kaya sabi niya, verse 13, and do not present your members, pansinin niyo po, members as instrument of unrighteousness to sin. Which members Paul talking about here in Romans chapter 6 verse 13? The members of your body. And what are the members of your body? The members of your body is the head, the eyes, the nose, the mouth, the tongue, the ears, the hands, no? Feet. Yan po mga members ng ating pangatawan. The fingers is at. Yan po ay members po ng ating katawan. Kaya yun po sinabi niya sa verse chapter 6 verse 12, verse 13, sabi niya doon, no? And do not present your members as instrument of unrighteousness to sin, but present yourself to God as being alive from death. Kundi, sabi niya, iharap mo ang iyong sarili sa Diyos na namuhay ka sa patay. So, ano ibig sabihin na nabuhay sa patay? Di ba dati tayong patay, we are dead to sin. Patay tayo sa kasalanan. Pero muli tayong nabuhay dahil tinubos tayo ng dugo ni Jesus Cristo, binili tayo ng dugo ni Jesus. Kung tayo po ay namatay sa kasalanan at muling bumangon sa pamamagitan ng pagbautismo. Yan po yun, di ba? Sabi doon. Kaya sabi niya dito, no? Iharap mo ang iyong sarili, sabi niya, no? Sa Panginoon na buhay mula sa patay. And your member as instrument of righteousness to God. At gamitin mo ang lahat ng parte ng katawan mo sa pagkatuwiran para sa Diyos. Tingnan nyo mo, members, ang tinasabi po doon na tinatawag po dito na binabanggit natin. No? Kaya kung titignan po natin, dito po, balikan natin. Romans chapter 6, no, verse 12. So, tingnan natin, may mga mahalagang tanong po kasi, body. Kanino nang galing ang body mo? Yan. Kanino nang galing ang body na tinatawag natin? No. So, tingnan po natin ngayon po dito po sa ating pong mga pag-aaral na ito po, no? Na tinatawag natin, kanino nang galing ang body natin? So, tingnan po natin ngayon po lang dito para po nawala po yung lesson ko dito sa ating pong laptop. So, yan po. So, kung titingnan po natin, doon sa may Romans chapter 6 po, verse 12 to 13, ang sabi po dito, ano po, tingnan natin dito po sa desktop natin, yung ating pong lesson, nagkagulo po yung ating pong narilang po. Yan po. Yung desktop ko po, medyo nagkagulo. Wait lang po ah. Ayusin natin ah, para makita natin lahat. Okay. So, sabi niya doon, so body, saan galing ang iyong katawan na binabanggit po natin? Saan galing po ang iyong katawan? Galing po ito sa Diyos po na tinatawag natin, di po ba? Kung titingnan po natin. So, kung titingnan po natin sa ating pong pag-aaral, ang lahat po ng parte ng buhay po natin, ito po ay galing po sa Panginoon na tinatawag natin. Ang lahat po ng mga bagay na ito,
tawag natin dito po ay sa ating Panginoon. Teka, inaanap po lang po yung ating pong nawala po yung lesson ko. Ayun. No? Ito po. So, dito po, patawan, kaluluwa, espiritu natin, ito pong lahat po ay galing po sa Diyos. Kaya kung sinasabi po, di ba, naalala niyo po ang Romans chapter 12. Sabi doon, babasahin ko lang po sa inyo po ulit ang Romans chapter 12. Sabi doon, ano po, medyo malakas po kasi ang ulan natin. So, tinan po natin ngayon. So, sabi doon sa Romans chapter 12, verse 1 and 2, sabi doon, I beseech you therefore, brethren, sabi niya, by the mercies of God that you present, ano po yon? That you present your bodies a living sacrifice. Ano pong ibig sabihin ni Pablo rito? Na ihandog daw natin ang ating pong katawan, sabi niya, buhay na hain. Paano po yung hain na tinutukoy? Ano pong ibig sabihin? No, sacrifice. So, ba, naalala niyo po noong panahon ng lumang tipan, nag-aalay po kasi ng mga hayop para sa Panginoon. So, dito po, sabi niya, ihain ninyo ang inyong katawan na haing buhay, ang sinasabi po. Kaya kung titingnan po natin, no, dito po, sa ating pong sa ating pong pinag-aaralan ngayon, maobserbahan po natin, teka po, na, yun. Gigil ko lang po dali po, sabi, para po kasi, yun natin. Tapos sabi niya rito, that you present your body as a living sacrifice, holy, acceptable to God. Katanggap-tanggap sa Panginoon. Ngayon po, paano natin i-offer ang iyong katawan, mga members ng body mo, katanggap-tanggap sa Panginoon? Ayan po yun. No? So, kung titignan po natin, dito po, ma-observe natin, may mga katawan po tayo, meron po tayong, may mga parte po katawan natin. May mata, may ilong, sabi ko nga po kanina, ano po, sabi niya dito kanina. So, dito po, sabi niya, ayan po, no? Ang body natin is, ang origin po no, galing sa Panginoon. God created our body. And God is the owner of our body. And God is ginawa ang katawan natin na may purpose. May purpose po tayo eh. No po? At dito po ma-observe natin, the purpose ng ating katawan is to glorify God. Kung titingnan po natin, no? Eh sabi niya rito, kaya kailangan po sa Panginoon natin iaalay ang katawan. Sabi nga sa Romans chapter 12 na binasa po natin, di ba? A living sacrifice, paano? Holy, acceptable to God. So, kung titingnan po natin ngayon yung ating mata, yung ating tenga, yung ating bibig, yung ating kamay, yung ating paa, dapat po daw ito ay maging banal sa harapan ng Diyos. No, tingnan po natin ngayon. No? So, kung titingnan po natin sa Job, sa libro po ni Job, chapter 31, verse 1. Sa libro ni Job, chapter 31, verse 1. Anong sabi po dito? Basahin po natin, ha? I have made a covenant with my eyes. Why then should I look upon a young woman? Sabi niya doon. See? So, yung mata ng natin, dapat ito ay merong pakikipagtipan kay God. Excuse me. May pakikipagtipan ito kay God. So, ibig sabihin, ang mata natin ay dapat natin gagamitin sa tama. Ali po, tinan niyo po, ang panulokso po ng Diablo. Diba? Ginagamit ko minsan ang ating mata sa paningin ng mga kasamaan at dito po, tatakbo sa ating isip, ah, okay to. Hindi pala masama. So, yun nangyayari. Kaya mayroong pagnanasa sa mata. Yan tinatawag po natin. So, kung titignan natin, sabi doon sa mata na yan, binabanggit natin, ito po, sabi ni Matt ng Mateo, naalala niyo po sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 5. Basahin po natin ha. Matthew chapter 5, sabi ng Panginoon. Ito po yung turo ng ating Panginoon sa bundok. Ano po? Yung beatitude po. Matthew chapter 5, verse 28-29 po. Basahin natin. Matthew chapter 5, 28-29. Ang sabi, but I say to you that whoever looks at a woman to lust for her has already committed adultery with her in his heart. Kaya po, mata natin, hindi natin pwedeng gamitin sa pagnanasa. Sabi nga, kung sino sa inyo ang tumingin na may pagnanasa sa kababaihan,
kayo, sabi niya, ay nagkasala na. Nag-commit na kayo ng pakikipangangalunya sa inyong mga puso. Kaya po kung titignan natin, hindi po dapat tayo gagamitin natin ang mata natin sa kalaswaan. Patulad po ng mata na ginagamit po ng mata natin sa mga technology ngayon. Kung minsan ang mata natin, hindi na gamitin natin sa pagbasa ng Bible, ginagamit natin sa technology, sa panonood ng mga kalaswaan. Yan po ang nangyayari po sa panahon ngayon, lalo sa mga kabataan. Kung minsan, imbit na gamitin ang mata, mapagod ang mata sa pagbabasa ng Biblia, napapagod saan? Napapagod sa paggagawa, paglaro ng mga mobile legend ngayon. Walang panahon sa pag-aral ng salita ng Panginoon Diyos, tinatawag natin. So, kung titignan po natin, no, may mata tayo. Ngunit ang mata natin, dalawa, gamitin natin sa tama. Kaya po sumunod dito sa tenga. Alam niyo po ba kung bakit dalawa ang tenga natin? Para marami tayong marinig. Tingnan niyo po, di ba naalala sa Revelation, makilang kalagay doon, kung sinong may tenga, may tainga, ikaw ay makapakinig. Diba? So ito po, babasahin natin. 2 Thessalonians chapter 3, verse 11. Basahin po natin. 2 Thessalonians chapter 3, verse 11 po. Ikalawang sulat ni Pablo sa Thessalonica, chapter 3, verse 11 po. Basahin natin. Ito po nakasulat. For we hear, sabi niya, that there are some who walk among you in disorderly manner, not working at all but are busy bodies. So ano po yun? Narinig namin, sabi niya ni Pablo, no, may mga iba sa inyo lumalakad ng hindi ayon sa kasulatan o hindi ayon sa utos ng Panginoon. No, hindi sila ay busy bodies. So mas ginagamit nila ang tainga nila sa pakikinig ng iba't ibang bagay. Katulad halimbawa sa pakikinig ng chismis, mga gossip na tinatawag. Mas ginagamit nila ang tainga nila sa pakikinig ng mali, ng mga maling pamimintang. Kaya po kung titignan natin, gamitin natin ang tainga natin sa tama. Diba? Sabi ng Panginoon, makinig tayo. Diba? Sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos, dumarating ang tunay na pananampalataya. So, makinig tayo lagi. Huwag tayong makinig ng kung ano-ano. Minsan, we've been abused by the news. Pakinig tayo ng pakinig ng mga balita na daming fake news, na masyado tayo na overwhelmed sa mga balitang ito. Pero, why not listen? Use your ears in listening the word of God. Sabi ko nga po, di ba, na binabanggit natin. So, sabi ng Panginoon, Panginoong Hesus sa Matthew chapter 11, verse 14-15, ang sabi ng Panginoong Hesus, and if you are willing to receive it, he is Elijah who is to come. He who has ears to hear, let him hear. No? Sila ay makinig, sabi doon. Diba? Kaya po, dapat po, willing po tayong makinig ng ano? Makinig tayo ng salita ng Panginoon sapagkat ang pakikinig ng salita ng Panginoon, we will exercise our body into godliness. We will learn how to use our body to glorify God in listening, in using our ears, in listening the word of God sa pakikinig at pakikinig po ng salita ng Panginoon. Kaya kung titignan po natin, no, sabi nga yan sa may Revelation chapter 2 verse 7, he who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Kung sino may tenga, hayaan mong makinig ka kung ano sinasabi ng Espiritu sa iglesia. Kaya po kung titignan po natin, yung godly use of body members. Diba sinabi kanina, members of your body. Sabi doon sa 1 Corinthians po, no? Sabi doon. So, members of body is isa sa mga members ng ating tainga na tinatawag natin. Ngayon po, ano pa po members? Ang dila. Dila. James chapter 1, verse 19. Santiago, kung sinabing dila, naalala natin Santiago agad eh. O James, book of James. James chapter 1, verse 19. So then, my beloved brethren, let every man, tinan niyo po ha, let every man be swift to hear, slow to speak, slow to wrath. Kaya dalawa ang tenga, para mas marami tayong marinig. Bakit isa bibig? Para mas konti sasabihin natin. Eh kung minsan po, marami pang sinasabi ang bibig kaysa na narinig ng tenga, ano po? Yun po nangyayari, ano po? Kaya po, titignan po natin, no?
sa tenga po, no, ang dapat nating gamitin, ang dila po dapat nating i-control. Although sabi ni Santiago doon, alalan siya pa si James chapter 2, hindi makukontrol ang dila, tinatawag. No, you can still control your tongue, tinatawag. Yung binabanggit kasi yung paghinayaan mo ang mga kasalanan sa buhay mo, hindi mo makukontrol ang dila mo. Pero if you allow the word of God dwell in your heart richly, then you can control your tongue. Yan po yun. Yung nasabi doon. Kaya po, ang dila po, sabi nga, di ba, sabi nga sa may, ni Santiago, sa James chapter 2, kung nagkumbukusan ninyo ulit dyan, naalala nyo doon, sabi niya, wala daw makapag-tame ng dila. Matitame mo daw ang kabayo, pero ang dila, hindi. Yun po, mayroon po, ibig sabihin po si Santiago doon, tinatawag natin. So, pagdating sa dila po, gamitin mo ito sa panalangin, sa pag-awit, sa pagpupuri sa Panginoon. Diyan mo gamitin ang dila mo. Hindi mo gagamitin ang dila mo sa, ay, jismis, ganyan. Hindi po. Hindi mo gagamitin ang dila mo sa backbiting, backbiter. Huwag mo gamitin ang dila mo dyan. Huwag mo gamitin ang dila mo sa katadaldal. Daldal ka ng daldal, kaya wala ka ng marinig. Tama po. Diba? Yun po ang nangyayari sa panahon natin. Imbit na makinig ka ng word of God sa worship, daldal ka ng daldal sa katabi mo. Sa yung dalawa, daldala ng daldala, pagdating, anong sinabi ni preacher? What does preacher told us about the word of God? I don't know. Sabihin, I don't know also. Why? Because both of you are talking and talking. You're not listening. See? Kaya sabi ng Panginoon sa Psalms chapter 119, verse 170 to 172. Basahin po natin, ha? Psalms chapter 119, verse 170 to 172. Let my supplication come before you. Deliver me according to your word. My lips shall utter praise. For you teach me your statute. My tongue shall speak of your word. For all your commandments are righteousness. See, use your tongue in sharing the gospel. Use your dila sa pagpapalaganap ng ebanghelyo. Huwag mo gamitin ang dila mo sa pagsasabay ng masasamang salita. Gamitin mo ang dila mo sa pagpupuri at pag-share ng word of God. Yan po yun. See? Sunod natin. No? Sabi niya, let no corrupt word. Huwag mong hayaan daw na merong corrupted word na lumalabas sa iyong bibig. Sabi niya, but what is good for necessary edification? Gamitin mo lang ito sa edification. No? Hindi yung, kasi kuminsan alam niyo po ang tao, pag may nagayon to ka, nagko-comment kagad, ano po, hindi muna mag-isip eh. Diba? Isipin mo muna kung ano yung sinasabi bago mag-comment, kasi nauna po daldal. Kaya nga nandito ang isip eh. Lagay kayo ng Diyos ng dila rito, ano kaya itsura natin? Nandito ang utak. Ano itsura ng tao, di ba? So, kaya nga po nandito. Let no corrupt word proceed out of your mouth. But what is good for necessary edification that it may impart grace to the hearer, para makapagbigay ito ng kaluwalhatian sa mga nakikinig. Ang sabi ni Pablo yan sa Ephesians chapter 4 verse 29. So let us use our tongue, no, in speaking the truth, in speaking the word of God, that we might be able to edify other people, para ito po may maganda sa kanilang pakikinig. Yan po yun. Pinatawag natin. Punta naman po tayo dito po sa susunod natin po nga parte ng katawan natin. Ayan po. Nope, na ako ulit. Na natin. Yun. So, kung titin natin, kung dila po, na binabanggit po natin ng Panginoon, ano? Ito. Asa na yun? Nawala. Ayan. Nila po, nawala na naman yung aking laptop. Ayan po. Diba? So, tang, sabi niya doon, na binabanggit natin. Sabi doon sa may, balikan natin yung sinabi doon sa may, Psalms 119 verse 172. Sabi niya doon sa verse 172, my tongue shall speak of your word. For all your commandments are righteousness. Sabi doon. So, sabi sa Ephesians chapter 4 late, binanggit natin kanina. Ngayon po, therefore, by Him let us continually offer the sacrifice of praise to God. That is, ano po yun? The fruit of our lips. Ang bunga ng iyong labi. Giving thanks to His name.
doon natin gamitin ang dila natin. Yan po ay ayon sa Hebrews chapter 13 verse 15. Sabi doon, no? Let us continually, tuloy-tuloy, offer the sacrifice of faith to God. Sabi niya, iyan yun. Ang bunga ng inyong mga labi. Sabi doon. Natawag, no? Tingnan naman natin ngayon. Saan ginagamit ang kamay? See? Diba? So may kamay tayo. Sabi sa Proverbs chapter 31, verse 19 to 20, Proverbs chapter 31, verse 19 to 20, she stretches out her hand to the distaff, and her hand holds the spindle. She extends her hand to the poor, yet she reaches out her hand to the needy. So gamitin mo daw ang kamay mo sa pag-abot ng mga nangangailangan tao. Huwag mo gamitin ang kamay mo na manakit. Gamitin mo ang kamay mo sa pagtulong ng tao. That's why God gave us hands in order for us to work hard, in order for us to help other people. If there are people na nadapa, buhatin mo sa pamamagitan mo ng iyong kamay. That's why we use hands to glorify God. See, when we pray, we close like this. When we praise God, we praise like this. Don't let us use our hands. Yung tawag natin na binabanggit doon. So kung titignan po natin mga kapatid, no? Sabi ng Panginoon, members of the body natin, ang kamay po. When we pray, sabi niya, sabi ni 1 Timothy chapter 2 verse 8. Open your Bible with me. 1 Timothy chapter 2 verse 8. 1 Timothy chapter 2 verse 8 po. 1 Timothy chapter 2, 1 Timothy chapter 2 verse 8. Tayo natin. I desire therefore that the men pray everywhere, lifting up holy hands without wrath and doubting. Listen niyo po, let us use our hands in praying. Let us lift our hands to the Lord, because then our hands is come from God. Our hands is owned by God. Pag-aari po ng Diyos to. It's not your hands. Without God, you don't have hands. Wala kang kamay. Kaya po kung titignan natin, ang kamay, gamitin po natin. Sabi nga niya, lifting up holy hands. That, sabi niya, I desire therefore that the men pray everywhere. See, gamitin mo ang kamay mo sa pagdasal. Kinatawag natin na binabanggit. So, sa James chapter 1, verse 27, sabi James chapter 1, Santiago, kapitulo 1, talatang 27, James chapter 1, verse 27, pure and undefiled religion before God and the Father is this, to visit orphans and widows in their trouble, and to keep oneself unspotted from the world. Ano pong kaugnayan sa kamay natin ito? Sa James chapter 1, verse 27, sinasabi Panginoon, ang tunay na reliyon, ang dakbisay na reliyon, ang pagtulong po. Ang pagtulong sa mga orphans, sa mga inangailangan, at sa mga byuda na wala ng asawa. So, hindi lamang po yun. In short, sa mga taong nangangailangan. Kailangan po tayong tumulong. Kung ikaw po ay may kakayahan tumulong, tumulong ka. Tandaan niyo po, lagi ko sinasabi, walang maliit o malaking pagtulong sa kapwa kung ikaw ay galing sa puso mo. Kaya po, napakahalaga natin malaman na we are temple of God. And our body must be used to glorify God. And we have the members of our body. It is the eyes, the ears, tongue, and hand. Yan pong mga member natin. No? Sa pangbaba po, gamitin po natin ito. Ang ating mga paa. Anong sinabi ng Panginoon dito sa ating pinag-aaralan ngayon sa may paa? Proverbs chapter 4, verse 26 to 27. Proverbs chapter 4, verse 26 to 27 po. Proverbs chapter 4, verse 26 po to 27. Yan po. Do not, sabi niya, ponder the path of your feet. Ponder the path of your feet, sabi doon. And let all your ways be established. So, sa iyong paglakad, dapat ito po ay naayon po, na-establish po. Sabi niya, do not turn to the right or to the left. Remove your foot from evil. So, alisin natin ang ating mga paa sa kasamaan. Kung lumalakad po tayo,
sundan lang natin ang ating Panginoon. So ano pong ibig sabihin? Ang Panginoon po ang daan. So He gave us a way to follow. Jesus set an example to follow. So ito po ang gagayahin po natin. Dito po tayo lumakad sa kanyang dinaraanan. Sabi niya, take up your cross and follow me. Sa paglakad ng Panginoon, lumakad din po tayo ng ayon po sa kanyang kalooban, ng naayon po sa kanyang mga utos na nakapagbibigay ng papuri. Huwag ka lumakad ng kanan o kaliwa. Ibig sabihin, diretso lang ikaw. Tandaan niyo po, there is only one way. There is no way on the right side or on the left side. It's just a straight way to heaven. The way of Jesus. Isa lamang po ang way ng ating Panginoong Jesus. Tinatawag. Sabi nga niya, remove your foot from evil. Alisin mo ang iyong mga paa o ang iyong paa sa kasamaan. So, hindi po tayo dapat po gumamit ng kasamaan. Gamitin ang ating members of the body, ang ating paa natin. So, Ephesians chapter 5, verse 15-16, sabi niya, see then that you walk circumspectly, not as fool as a wife. So, let us walk in accordance to the word of the Lord, not according to our own way. It is not for man to direct his own ways, sabi doon. It's not for man to lean on your own understanding. It is not for man to save yourself. So, we need to walk according to the pattern of the Lord. God shows us a pattern in the Bible. God shows us a way in the Bible. So, let us walk circumspectly, being wise. Ano ibig sabihin ng being wise? May alam ka sa salita ng Panginoon. Kung ginamit mo ang tenga mo sa paikinig, then you can walk, sabi doon. And then you can help other people who are in need. Sabi niya, redeeming the time because the days are evil. You see? So let us walk. Diba? Let us walk to share the gospel. Sabi nga niya, redeeming the time because the days are evil. There are so many evil in this world. Remember the teaching that I told you and the teaching of Brother Elmer Saison? The devil will just destroy us. The devil will just hinder us to walk according to his way. So let us use our feet. Let us remove our foot to evil. Because the days are evil. So let us continue to use the members of our body to glorify God. Na nagbibigay ng papuri sa Panginoon ang ating pong katawan. Diba? Sabi ko nga, diba naalala niyo po sa Romans chapter 12. Remember Romans chapter 12 verse 1 and 2 na binasa ko kanina? So balikan natin po. Romans chapter 12 verse 1 and 2. I beseech you, nakikiusap ako. Sabi niya, kapatid, to you, nakikiusap ako sa inyo mga kapatid. Sabi ni Pablo, sa awa, by the mercies of God, sa awa ng Diyos, that you present, na ihain mo, ihandog mo, your body, ang iyong katawan, a living sacrifice, buhay na hain. See, we must be alive to the Lord, yung tinatawag natin, na binabanggit natin. See, sabi nga ni John, remember 1 John chapter 1, verse 6 to 7? 1 John chapter 1, verse 6 to 7. 1 John chapter 1, verse 6 to 7. If we say that we have fellowship with Him, sinasabi mo na may fellowship kay God, sumusunod ka kay God. Pero may sinabi, and walk in darkness, lumalakad ka pa sa kadiliman, tayo ay nagsisinungaling. We lie and do not practice the truth. See? We do not practice the truth if we continue to walk in darkness. So don't say that you are with God. Do not say that you obey God if you continue to walk in darkness. That's why godliness is ito po ay maghari sa buhay natin. We should use our body to glorify God. Remember, there are no instrument to be used by God today in sharing the word of God. Only you. Ikaw, tayo ang instrument ng God. Let us allow our body to become an instrument of God, giving glory to His mighty name.
Kailangan po, if we say that we have fellowship with Him and walk in darkness, we lie and do not practice the truth. But if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship with one another. And the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from all sin. God, wala po sa darkness. Nasa liwanag siya. So let us walk in the light. Kailangan po, lumakad tayo lagi sa liwanag. So yan po ang ating pong pag-aaral sa hapong ito po. Ang paggamit po ng ating katawan sa pagiging pagbibigay po ng kaluwalhatian sa Panginoon. Muli kong babasahin sa inyo ang Romans chapter 12 verse 1 and 2. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice. Paano? Holy, acceptable. Okay, holy, acceptable. That's why we have the members of our body. Nilanggit natin kanina, yung eyes, ears, tongue, hands, and feet. Ito po yung nakita natin na ginagamit sa labas. Let us offer this part of the body a living sacrifice, holy, at katanggap-tanggap sa Panginoon. Bakit po? Kasi sabi niya, yan ang magiging kaaya-aya mong paglilingkod, which is your reasonable service. Verse 2, and do not be conformed to this world. Don't allow the members of your body or your whole body to be conformed in this world, but be transformed by the renewing of your mind, sabi daw, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. So mga kapatid, sa hapong ito, dalangin ko po na napalakas muli ang ating pong kalooban, ang ating pananampalataya, at naisip natin, oo nga naman pala, ako ay templo ng Diyos, I am a temple of God. And being a temple of God, there is a members of my body. And the members of the body, in my eyes, yung mga major po, ang aking eyes, ang aking tainga, ang aking dila, ang aking kamay, at aking paa. So let us use these members of your body to glorify God. Share the word of God to all people. Help those who are in need. Tandaan niyo po, there is always an opportunity to help other people. Nandiyan lang po sa tabi. Marami pong salamat at magandang hapon po sa inyo pong pakikinig ng ating aral na ito. Muli, subaybayan niyo po ako bukas sa ating morning devotional. Ang topic po natin po ay magbibigay na naman po ng kalakasan sa ating pong espiritual. Sapagkat alam natin na tayo man ang hinihina kuminsan ang salita ng Diyos. Sabi ko nga, gamitin ang tainga sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. At yan ay lalakas. When you hear the word of God in your ears, allow it to put God down sa puso mo. Yan, mababa sa puso mo at yan ang magmamanifest sa buhay mo. At may isip mo yan. Always remember what you hear. Tandaan nyo, di ba? Connected yung brain sa tenga, sa ating ilong, mata, bibig, at sa puso. Kaya po, sa pag-aaral natin ngayong hapon to, maraming pong salamat. Tomorrow morning devotional is 10 o'clock a.m. Muli ko pong i-encourage kayo, may YouTube channel po tayo, Danny De Vera, Light Unto My Path Ministry. Please do subscribe po kayo dyan. May 100 subscribers na po tayo. Nakakatuwa po. Ano po? 100 subscribers. May mga lesson po tayo na umabot na po ng 1,000 view. 1,000 po ang nag-view. Sana po yung mga nag-view na yan, eh, talagang pinanood. Ano po? Yan po. No? Salamat po sa inyo lahat. Please do share this gospel lesson natin. Share this to all your loved ones and friends. Magandang hapon po. Samahan niyo po ang manalangin. Let us all pray. O Lord God, thank you so much, God, for our body. Truly, God, you own our physical body. You own everything in us. Panginoon, wala po kaming buhay kung wala ka. Kaya nagpapasalamat kami sa mga aral na ito na dito po nakita namin ngayon na kami po ang templo ng Banal na Espiritu. At sa pagiging templo, Panginoon, tulungan mo kami na ang parte ng aming katawan ay magamit namin ng nakapagbibigay ng papuri, kaluwalhatian sa iyong dakilang pangalan. Gamitin mo kami lagi, Panginoon, sapagkat tunay nga po, ang panahon ay masama, lubang sumasama. Kaya tulungan mo kami, Panginoon, na magiging ilaw, lumakad sa liwanag, Panginoon Diyos. At sa paglakad namin sa liwanag, ay ang liwanag nito ay makita po ng aming mga kapwa-tao upang sila po ay may kahit namin sumunod din po sa iyong mga utos sa pamamagitan ng aming Panginoong Isus.
Salamat po sa banal na kasulatan na amin pong natutunghayan sa aming buhay. Siya po nagbibigay sa amin ng gabay, lakas, at nagpapaalala sa amin, Panginoon, na kami po ay mahal mo. Salamat, O Diyos. Muli ko pinapanalangin sa Panginoon na lahat ng kapatiran namin na may makaramdamang pisikal. Pagalingin mo kami, Panginoon, sa makaramdamang namin pisikal. Alam mo kung sino-sino ito, Panginoon Diyos. At higit sa lahat, ang dalangin po namin ay matapos na po ang pandemic na ito. Magkaroon na po ng solusyon nito. At kung sakali po ang vaccine nito ay maging epektibo po ito sa mga tao, hindi po makapagdulot pa po ng kasamaan. Panginoon Diyos, alam namin ang mundong ito, Panginoon Diyos, ay mas gugunaw sa darating na panahon. Ngunit dahil sa iyong pag-ibig, kami po ay binibigyan mo, Panginoon, ng pagkakataon na patuloy namin baguhin ang aming buhay. Salamat po ng marami, O Diyos. Ikaw ang aming pinupuri. Sa pangalan ni Kristo, ito pong dalangin namin. Pasalamat. Amen.